Kapain mo nga. Sabi ko nga sa kanya, tingnan mo nga kung nandyan pa rin yung mga bukol. Sabi ko. Sabi niya, oo, wala na. Ako nga pala si Paulina S. Policarpio na taga Morong Rizal. Ako ay dating sales coordinator sa loob ng 17 years at ako ngayon ay 42 years old at ito ang aking kwentong Salveo. Ako po ay na-diagnose last year na may stage 1 breast cancer. Ito po ay dahil sa nakapakong mga bukol sa aking breast. Nung nakapako po ito ay hindi ito gumagalaw kaya na-alarma kaming mag-asawa. Nagpatingin kami ngayon sa doktor para malaman kung ano yung bukol na nakakapako sa aking breast. Inadvise sa akin ng doktor ang mammogram tsaka breast ultrasound. After na lumabas ang resulta nito, bumalik kami dun sa doktor. Ang sabi ng doktor ay kailangang i-biopsy. After po ng biopsy ay dun nalaman namin na ako daw po ay may stage 1 breast cancer. Nung sinabi po ng doktor na may cancer ako, sa totoo lang po, hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Kasi pag sinabi pong cancer, syempre iisipin mo, mamamatay na ba ako? Parang sinabi pa ng doktor sa akin na, mabuting nalaman ng mas maaga. Kasi nga, para magamot natin agad. Pero syempre, pag sinabi mong maaga, di ba dapat hindi naman sabihin na tatanggalin yung breast mo? Kasi nung time na yun, talagang ang sabi ng doktor, kailangan tanggalin natin yung breast para malaman natin kung kumakalat na ba yung cancer. Pero syempre, kaming mag-asawa, hindi naman kami agad sumunod dun sa doktor. Naghanap pa rin kami ng ibang doktor kung ano yung dapat na gawin. Hanggang yung isang oncology nga, ang sabi niya, magpa-CT scan ka, bone scan ka, tapos meron pang mga test sa dugo. Kung tutuusin nga yung sinasabi ng mga scan na yun, napakamamahal. Pero pinagawa pa rin namin. Nung lumabas yung resulta, wala namang nakita na kumakalat na cancer. Kaya lang, syempre, sabi pa rin nila, hindi ka pa rin makakasigurado. Kailangan anuhin pa rin yan, radiation therapy. Pero syempre, sa kabila pa rin nun, sabi namin mag-asawa, hanap pa rin tayo ng alternative medicine. Ito nga yung nakita namin, may nakita kaming herbal supplement na tinake ko naman siya, kaya lang sa sobrang mahal na 11,000 siya monthly, na hindi ko alam kung saan namin talaga kukuhanin yung pambili. Hanggang sa itinigil ko nga to dahil hindi na namin kaya. Hanggang sa may nagrekomenda nga nitong Salveo Barley Grass. Ito, nung sinubukan ko siya, sa totoo lang, nung una, uminom ako nito, parang hindi pa yata nawala. Parang ang ginawa ko, tinuloy-tuloy ko siya hanggang sa isang araw. Siguro mga 3 months ko itong iniinom. Doon ko naramdaman na yung mga bukol na nakakapako sa breast ko, nawala. Kaya tuwan-tuwa po ako nung nawala yun. Kaya sabi ko nga sa asawa ko, kapain mo nga. Sabi ko nga sa kanya, tingnan mo nga kung nandyan pa rin yung mga bukol. Sabi ko. Sabi niya, oo, wala na. Sabi niya ganun. Kaya sabi ko, nakakatuwa naman. Sabi ko, ang galing nung Salveo. Kasi talagang nawala yung mga bukol. Tapos talagang lumalakas yung katawan ko araw-araw. Kaya hanggang sa tinuloy-tuloy ko yung pag-inom nito. Kaya hanggang sa ngayon, malakas po ako. Hindi po ako dinadapuan ng sipon, ng ubo. Kumbaga sa ano, nagpapasalamat ako dito. Kasi ang laki nung natipid ko na gastos, unang-una yung pagpapatanggal. Magkano rin yung pagpapatanggal ng breast? Ang sabi ng doktor na sa 100 hanggang 120,000. Pero dahil dito, sobrang tipid ng nangyari sa buhay ko. Kaya masayang-masaya kaming mag-asawa. Dahil ito lang yung naging paraan para mawala yung mga bukol. At masasabi kong pinalalakas talaga nito yung katawan ko. Maraming salamat po sa Salveo Barley Grass. Nasagot niyo po ang aking mga problema.